Nababahala na ang World Health Organization sa pataas ng pataas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Lalo raw mahihirapan ang mga healthcare worker kung dumating sa punto na mas marami ang mga nagkakasakit kumpara sa kapasidad ng healthcare system. Nakatutok si Rafi Tima. Para patuloy na makapagserbisyo ng mga emergency cases, binuksan na ng East Avenue Medical Center ang luma nilang emergency room. Dahil dito, gumanda raw kahit papaano ang kanilang sitwasyon kumpara noong mga nakaraang araw mula nang magsimula ang surge sa kaso ng COVID-19. Yung aming mga pasyenteng naghihintay sa emergency room ay nasa around 50 patients po. Nung isang linggo, umabot po kami hanggang 70 to 80. So kahit papaano po, bumababa po ito. Mahirap pa rin masabing magtutuloy-tuloy na ang pagbaba, lalo pat maraming laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng COVID test results dahil sa long weekend. Karamihan din daw ng mga nagtutungo sa kanila ngayon na COVID positive, natanggihan na sa ibang ospital. At kahit puno na sila, wala raw silang tinatanggihan. Kinakailangan naming i-inform yung ating mga pasyente na meron nga pong mga ganito karaming iba pang pasyenteng naghihintay at kung sila ay willing na makihalubilo at pumila doon sa dami ng pasyente na ito, ay tinatanggap pa rin naman namin sila syempre. Hindi rin daw uubra sa iba nilang pasyente ang balak ng DOH na palabasin na ang ibang pasyenteng pagaling na sa COVID-19 para makapasok na sa mga kwarto ang mga naghihintay sa ER. Meron po kasi tayong mga pasyente na bagamat nag-recover na from COVID-19, meron pa rin po tayong kailangang gamutin na ibang sakit katulad halimbawa ng mga pasyenteng nagda-dialysis o kaya mga pasyenteng na stroke. So hindi naman po kakayanin ng isolation facility na gamutin sila. Dagdag na pasilidad tulad ng pinasinayaan sa QI ang solusyon daw sa problemang ito. Pumasok na ang mga doktor, nurse at mga housekeeping staff sa offsite modular hospital. Ang World Health Organization nag-aalala na sa surge na nararanasan ng Pilipinas. Ayon sa WHO Western Pacific Regional Director, hindi dapat lumagpas sa anyay red line ang sitwasyon ng bansa kung saan mas maraming kaso ng sakit kumpara sa kapasidad ng healthcare system. Lalo daw mahihirapan ang mga healthcare workers kapag nangyari ito sa panahong pinakakailangan sila. We're concerned because the surge is really continuing and moving towards so-called the red line. Once we cross that red line, we put healthcare worker in a very difficult situation. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.